apa nga bro? Gagapit ako ngayon itong Moto Wolf na crossbar. Check natin. Yan siya. May kasama siyang isang Allen. Maliit. Para to dito sa mahigpitan na to. Dalawa kasi yan eh, para mahigpitan. Yan, adjustable parehas. Adjustable din yung kabila. Ito, pwede mong lugan to. Tinanggal ko na yung side mirror. Pin-repair ko na. Para kakabit ko na lang. Kailangan lang naman na tools dyan. Itong Allen, pang-equip dito. Tapos ito, yung para dito. Sa may Moto Wolf. Ito. Para lumapat siya. Para maigpitan din to. Pag nakabit na. Gamit din ako nito ng Loctite. Para hindi gumalaw pag nagbabibrate yung motor. Siluluwag. Kasi ito yung dati nakabit dun. Dalawang side mirrors ko. Itong action cam mount. Hindi ko nagagamit din to. Analis ko na. Kasi itong Moto Wolf na phone holder. So ito talaga yung paggagamit ako nitong crossbar para ma-mount ito sa harap, nasa gitna siya. Minodify ko itong phone holder na to. Mapapansin nyo, ayan, meron siyang clamp. Pinutasan ko na lang. Ito galing ito dun sa GoPro ko eh. Ang ginawa ko na ng paraan para mo-brush siya. Okay naman, matibay. Para makabit nyo ito pala, kailangan nyo ng side mirror extender. Itong adapter. Ayan, dalawa dito. Tapos isa dito. Ito yung original na extender siya. Isa naman, dalawang extender. Tapos nilagyan ko pa ng isang nut. Para magkapantay sila. Kasi pag yung isa lang nilagyan mo dyan, di ubra. Tatama siya dito. Ito lang. Kailangan kasi ganyan para angat siya, hindi siya tumama dito kasi medyo mataba ito eh. Nakita niya, malaki siya. Nakakabili nito sa mga motorcycle shops, accessories. Mura lang to, parang 10 pesos lang isa. So double check nyo rin itong isa ko nabili. Reverse thread pala to. Mabuti na lang meron akong reverse thread na pang lock dito o yung bolt kasama ng side mirror. Kabit natin. Ayun na itong mga rubber cover nya dito para matakpan sya, hindi pa nga tingnan. Ito extra lang to, nakita ko lang. Ito yung stock na rubber cover ng side mirror. Size nga pala nitong adapter na to, 14. Magahan kayo ng 14 para maigpitan. Nilagay ko na para mabilis. Saglit lang ikabit. Tapos itong crossbar natin, lulugan muna natin dito para mapagpantay natin siya. Ito. Kasi yung side mirror natin, hindi yan level. Para siya nakaganon. Ganun siya. Panabi. Kunti lang naman. So, para mailapat, pag ginalagyan ng tornilyo, lugan mo muna to. So, yan yan. Lugag siya. Kapit na natin. Ang bago niya kabit, lagyan niya muna ng thread locker yung ano. Para hindi siya gumalaw. Kunti lang naman. Natin to. Ito na mga kabila. Ito yung reverse thread na gamit ako ng bili. Reverse thread din yung bolt nya. Kapakabilang ikot. Counterclockwise. Pansin nyo, ito. Ganun siya.
Kaya kailangan natin lugan dito para malapat natin to. Tapos saan natin ihigpitan pag nakalapat na yung dalawa. Lugan muna natin dito. Yan, pwede na lumapat. Tama, higpit lang muna. Bila naman. Itong side mirror natin, nakaganon siya. Medyo nakaganon. Kaya kailangan luwagan to. Para mailapat mo siya. Yung nut. Ang kabila ganon din. Kita gilid. Ayan, hindi siya naka-tweed. Nakaganon siya. Kaya nangyari ngayon, ito. Medyo may gap. So, titignan ko kung kaya kong ilapat dyan pag ginigpitan ko to. Pero hindi ko na lang masyadong papuwersa yun. Baka masira eh. Yung kabila. Hindi kaya siguro pwedeng maglagay dito ng rubber bushing para mas okay yung lapat nya. Pwede mo naman yan tanggalin. Adjustable yan, sumasama yan. Alright, ngayon yung pag-set naman ng side mirror. Oh, nakaganyan ka. So iaanggulo mo sya na konti lang yung kita sa kamay mo. Oh, kasi pag ganyan sobra, hindi nakita. Praso lang. Tapos kita mo yung likod. Para mas maximize yung vision mo sa likod. Kita ko muna siya mabuti. Pakita ko na lang ulit, balik ako. Alright. Ipitan ko na, hindi na yung gagalaw. So, lagyan na natin to. Cover nito. Mabila. Siguro, pukpukin ko na mamaya. Para lapat na lapat siya dun. Medyo masikip eh. Ito yung nalagay ko dyan. Moto Wolf na minodify ko. Lagyan ko siya ng clamp. Ayan, lagyan ko din yan na ito. Kasi nga, nabasag yan eh, dati. Nilagyan ko din to ng rubber bushing. So ito, siya sa ilalim. Para yung vibration, hindi siya luluwag. So, parang katalbog-talbog lang. Bait natin. Test nga natin dito sa crossbar. Yan, parang ganyan may itsura nya.
pwede na mag cellphone dito. Sa harap na mismo. Dahil upright naman yung riding posture natin sa beat, tama-tama lang yan. So, hindi ka naman ako tungo eh. Ayan, tama lang, upright position. Kitang-kita mo yung maps. Kaya rin pala ako bumili nitong crossbar para pag mount on ko talaga ng ito nga, itong phone holder. Kung nakita nyo dun sa isang video, gamit ko yung navigator bag na Immortal. So pag sobrang init, tatapastan siya ng araw, nag-overheat yung phone. Kasi nga plastic yun, nakalagay sa loob, hindi siya sisingaw. Kapag motowolf yung gamit mo, nakalagay yung phone, yung mag-overheat kasi nanghihinan siya. Kagaya ng navigator bag. So ito na lang siguro gagamitin ko na phone holder. Pero gagamitin ko pa rin yun pag hindi mainit. Pwede naman yun eh, navigator bag. Pag lang mainit talaga, so ito at least, hindi siya lagi nandyan. Pwede mo siyang alisin. Kasi yun nga ginawa kong clamp type siya. So, minodify ko. So okay kung maglalabas yung Motowolf ng clamp type na ano, ganito, yung detachable. Kasi yung clamp type nila, na-fix eh. Mapapansin nyo sa ibang crossbar, na-fix siya. May dalawang bolt dito, nakabit na. Hindi mo na siya pwedeng alisin. Andun na lang yung ano mo, holder mo. Ito, pwede mo siyang alisin. Luwagan mo lang. Tanggal na. Tingin nyo, baka magasgasan. Lagyan nyo yung tape o rubber. Pero rubber material to eh. Tsaka magandang klase din yata to. Ito ko kasi yung kasama sa GoPro. Hindi siya na nagmamark. Ano, okay naman. Tapos pwede mo baguhin yung angulo niya. Pwede mo itingala, pwede mo itungo. Depende sa sinag ng araw. Isang kasi tapat na tapat yung araw, hindi mo na makita yung maps. Kaya okay din to, adjustable siya. Ipitan nyo na lang mabuti. Siguro hindi malalaglag. Pero hindi mo malalaglag yan. Maganda namang klase ito eh. Tapos ito yung dati kong malagay dito. Ito yung nalagay ako ng action cam eh. Pang front. Kasi dati ito ginagamit ko. So ano talaga, yung luma ko pa ng action cam. Parang for security purposes. Parang dash cam siya. Ayan, hindi ko na rin magagamit ito. Kasi wala nang paglalagyan. Gagawin ko siguro, bibili ako nung yung mount ng action cam na clamp type din. So pwede yan dyan eh. Parang ganyan din siya. Tapos yung dito niya, pwede mo i-mount yung GoPro. Yung action cam. Pwede rin yan dyan sa gitna. Pwede rin dito. Gusto mo mag dash cam lang. Ako naman kasi sa helmet yung camera ko. Kasi ginagamit ko rin siya pang vlog. Pero kung gano'n, kung gusto na wala kayong gano'n, pwede yan dito. O kahit yung naka-fix na, kung depende sa gusto nyo. O ito yung sinasabi ko rin kanina. Nakakita nyo. Hindi na siya may lapat. O kahit sobrang higpit na. Sumasama na kasi ito eh. Pag ginihigpitan. So hanggang dyan lang yung nahigpit ko. Pero mahigpit na yan. Yung kabila, ganun din. Sige lang talaga yung side mirror, nakaganan. Hindi siya tuwid. Ayan talaga. Siguro pag nakabili ako ng rubber bushing, lalagay ko dito. Ang bigo nga pala dito, 450. So nabili ko lang yan sa mga tool shop dito. Yung binibili ko lagi ng mga murang mga parts o accessories. Mayroon din ito sa Shopee o Lazada. Ganun din yung price range nya. Siguro 400 above. Ganun yung presyo yan. Ayun lang, tataas siya. Kasi nga, hindi siya pwedeng bumaba eh. Tatama siya dito. Ito niya, maliit na yung gap. Pag walang adapter yan, nilagay ko yung dalawang adapter. Sobra. So yun, kung gusto niyo magabit niyan, bibilan niyo yung adapter. Expect niyo na mas tataas siya ng ganyan. Pero okay naman, yung tingin ko. Maganda siya tingnan. Alright, so ito yung parang test na rin to na itong ano Motowolf na phone holder na minodify ko. Saka itong ano crossbar na pinaglagyan niya.
Long ride tong dinayo namin eh. 220 kilometers. Kung mapanood nyo tong vlog na to, tong ride, kita nyo yung tibay nitong ano, ginawa ko na clamp type na Moto Wolf. Hindi siya natitinag kahit malubak. Mga dinaanan din kami malulubak eh. Wala, hindi siya natitinag, matibay talaga. Basta ay technique lang, ihigpitan nyo mabuti dito. Kung gusto nyo mag-modify ng ganito, o yung crossbar, okay din. Ganda siya, ano, gumanda na yung pwesto nung phone holder. Ganda ng kurba, oh. Nasa gitna na siya. Ayan, pwede mong alisin, huwag din mo ginagamit. So ito rin, ito yung ginamit ko muna na lagyan ng camera. Ito pa yung dati ko eh, kaso yung ano niya, elbow niya, mauna, naputol. Buti nga nakita ni OBR, ni kung hindi niya nakita, baka malaglag pa yung camera. So, sobrang lubak. Naputol siya itong isa, yung ganon. So yun, maganda siya. Ay, Moto Wolf naman, trusted brand na yan, subok na. Talagang hindi matanggal yung cellphone nyo. Tapos yung clamp nya, okay din, yung minodify ko. Walang katanggal-tanggal. Ayun lang mga bro. Alright.